5, 4, 3, 2, 1, action! Ang hirap mo naman! Wala kang maibigay sa amin! Kung nalaman ko lang na ikaw ang tatay ko, buti pa hindi na lang ako pinanganak! Ganito yung sagot mo, Lo! Ito, ganito yung sagot mo kapag umarte ka. Patawarin niyo ako kung naging ganito ako, pero hindi ko naman ito ginusto. Kaya ako nag-asawa kasi gusto ko na magkaanak para may mag-alak. Gusto mo magkaanak para may mag-alaga sa akin kapag namatanda na ako. Pero hindi ako nag-asawa. Hindi ko kayo ipinanganak para husgaan niyo ang pagkatao ko. Kaya mo yun, Lo? Ah, sige, Bisaya, Lo, sige. Bisaya, kaya daw niya, basta Bisaya. Over. Alam kong bawat isa sa atin ay nakaranas na ng matinding pagsubok at may mabigat na pasan-pasan sa buhay dulot ng paghihirap. Minsan kinakailangan nating masaktan para makapaghanap buhay at minsan may dumaan sa ating pagsubok na hindi natin inaasahan. At ito ang pinakamahirap sa lahat. Yung mawawalan tayo ng paningin, katulad na lamang sa kwento natin ngayong araw. Ngayon po mga ka-over, ating tutungayan ang kwento ng isang matandang bulag na pilit na lumaban, nagtiis at nagsikap sa kabila ng kanyang kapansanan. At dahil sa ginawa kong pag-picture sa kanyang buhay, nang mapanood ito ng libo-libo nating taga-subaybay, agad namang nagbigay ng tulong ang isa nating buting kababayan. Hindi natin pwedeng sabihin ang kanyang pangalan, ang malaga sa kanya ay nakatulong. At dahil sa kanyang kabutiang loob, agad ko namang tinanggap ang kanyang binibigay at binalikan ko si Lulo para maibigay sa kanya ang tulong ng ating kababayan. At para mas lalo nating maintindihan, panuorin natin. Kumusta ka na ngayon, Lo? Maayo man. Sa ano, Lo, sa isang araw, nakakain ba kayo ng tatlong bisis sa isang araw? Minsan. Dali na. Minsan. Minsan po. Minsan lang. Ako'y makakaon. Tagsara. Sa'yo. Kapag hindi kayo nakakain ng tatlong bisis sa isang araw, Lo, dalawa o isa? Isa lang. Isa lang. Naranasan niyo, Lo, na kumain ng isang bisis lang sa isang araw? Kapag walang bigas? Parehas pala tayo, Lo, kasi kami naubusan din kami eh, pero kami dalawang bisis sa isang araw kasi kami kapag ano na
uubusan kami ng bigas. Minsan hindi na nananghalian. Ano yung pinakamahirap na trabaho na ginagawa mo, Lo? Trabaho ko ano, umausahay. Maguna ko na magkuan-uning haras. Kaya mo Lo magharas, Lo, yung ano mag kaya hikap-hikap. Nag-aano siya, hindi siya nakakita, guys, pero nagtatrabaho siya, guys. Yung malayo, paglalakbay mo, ano ang nakaranasan mo, paglalakbay, paghihingi ng tulong, so ano ang nararanasan mo? Rasya nga ipanghatag, niya, napuyo sa mga piso, mga dos. Naranasan niya, Kaya mo bang maglakad sa malayo? Malaglag siya roon sa kanal. Nalaglag ka na sa kanal? Lahog, sapa. Sapa? Sapa sa usol. Kaya mong maglakad, pero ano, paano mo nakaya ang maglakad kahit hindi ka nakakita? Kuan na sa mga kuan, sakyanan, mga ilo juniors, junior pa matun, LGFRS junior. Kapag naglalakad ka lang, Lo, paano mo nakaya na makarating kahit hindi ka nakakita? Tungkod. Tungkod? So, yung tungkod ang ginagamit mo na panggabay. So, paano mo ba ginagamit yung tungkod? Yung kahoy. Kana-kana, di ay may lansang. Mo na akong kukon subis-ubis doon. Na, napapadaan ka talaga sa gilid kasi may mga motor, di ba? Nabangdaan. Motor. Oh, na, ano, tay? Diyo, din sama, diyo. Nasagasaan na daw siya, guys. Akala ko, guys, kung kaya niyang kontrolin yung paglalakad niya, guys, gamit ang sungkod, pero nasagasaan na pala to, guys. Ganun kahirap, guys, pero itong ginagawa ni Lolo, isa itong patunay na kahit mahirap, walang hahadlang sa ating pagsisikap, kahit malayo yung nararating niya, guys, nagsisikap pa rin siya, guys, kahit mahirap maglakbay, kahit nasasagasaan, minsan nahulog sa kanalo. Sa sapa? Sapa dito sa usod. So yun, guys, ganun kahirap ang pinagdadaanan ni Lolo sa paglalakbay sa malayo para manghingi ng tulong. Minsan pagkain yung binibigay. So yun, nagpapasalamat ako sa nagbibigay sa mga kapag nakikita nyo si Lolo, kapag nanghihingi, nagpapasalamat ako sa mga nagbibigay ng pira kasi kapag hindi siya nabigyan ng pira, wala siyang pamasahe pa uwi. So, kasi mahirap kasi yung pagkain lang ang ibibigay kasi malayo yung nilalakbay niya, guys. Tapos kung puro pagkain lang yung ibibigay, so wala siyang pamasahe pa uwi. Anong pangalan nito, Lo? Ano? Anong pangatawag nito? Panda. Panda na tiger. Ito. Ano? Bagi. Ito, Lo, ano to? Kamay o kamay. Kilo. Asukal. Thank you.
So ngayon, Lo, nandito ulit kami para maghatid ng kunting tulong sa inyo na ipinagkaloob sa atin ng kababayan natin na nasa Indonesia. So bawal i-mention yung pangalan niya. Ang mahalaga sa kanya ay nakatulong. So ngayon pa lang ang masasabi ko po. Maraming salamat sa nag-sponsor nito. Mabuhay ka, inshallah, matutupad mo ang pangarap mo. Ipagdasal kita. Sana marami pa ang katulad mo, madam. Dahil ito ang dapat na gawin natin, kahit hindi naman tayo mayaman, kahit parehas lang tayo na mahirap, kahit nasa mababa pa lang tayo, nagtutulungan na tayo. Nang sa ganon ang paghihirap natin, ang mabigat na pinapasaan natin ay medyo mapapagaan natin. Hindi dapat tayo naghihilaan pababa, tayong mga Pilipino, kahit sa kunting tulong, kahit mababa pa lang, nagtutulungan na tayo. Dahil kung nagtutulungan na tayo sa mababa pa lang, ano na kaya kung sa mataas pa na bagay na nagtutulungan. So yung hirap malalagpasan natin kung tayo ay nagtutulungan. Yun, maraming salamat sa iyo. Nagpapasalamat ako sa iyo, madam, sa binigay mo sa kay Lulo, na medyo nakakahinga na ako ng maluwag dahil sa tulong niyo po. Ano ang masasabi mo, Lo, sa nagbibigay ng tulong sa iyo? Daghang salamat nga makakaon mi sa gihatag nga mga grasya dinhi sa tibuok bigaan. Five, four, three, two, one. Action! Tay, kung nalaman ko lang na ikaw ang tatay ko, ang mabuti pa. Hindi na lang ako pinanganak. Sobrang hirap. Hindi, wala kang mabibigay sa amin. Nya, ang sagot mo, tay, ganito ang sagot mo, tay. Ganito ang sagot mo. O ayan, tay, napatawa na natin yung ano, tay, naggusto niya, tay, na mapangiti ka, kaya mag-acting tayo para mapatawa. So ang sagot mo doon, tay. Ito yung sagot mo, tay, oh. O ayan, natatawa na siya. Gusto kasi ng makita na naka-smile si Lolo, kaya gusto kong gumawa ng challenge para mapasaya. Tawa, Lo, tawa. Para mapasaya siya. So ngayon, ipagpapatuloy natin ang acting, guys. So tuturuan ko muna si Lolo. 5, 4, 3, 2, 1, action. Ang hirap man naman. Wala kang maibigay sa amin. Kung nalaman ko lang na ikaw ang tatay ko, buti pa hindi na lang ako pinanganak. Ganito yung sagot mo, Lo. Ito, ganito yung sagot mo kapag umarti ka. Patawarin niyo ako kung naging ganito ako, pero hindi ko naman ito ginusto. Kaya ako nag-asawa kasi gusto ko na magkaanak para may mag-ala. Gusto mo magkaanak para may mag-alaga sa akin kapag matanda na ako. Pero hindi ako nag-asawa. Hindi ko kayo ipinanganak para husgaan niyo pagkada ako. Kaya mo yun, Lo? Sige, Bisaya, Lo, sige. Bisaya, kaya daw niya, basta Bisaya. Ipinanganak na ang batang matibay. Siya ay kumakain ng nakakalason at nakakamatay. Handa siyang magbuwis ng buhay para sa mga nagugutom at nahihirapan sa buhay. Dumating na si Super Diem, ang matagal ko nang hinihintay. At
ang ating programa sa bidyong ito, napatunayan natin na ang kapansanan ay hindi hadlang para magsikap. Kahit ilang bisis tayong madapa, bumabangon pa rin tayo para sa ating pangarap. At dito natin napatunayan na kahit anong hirap, basta tayo'y nagtutulungan, mapapagaan natin kahit papaano ang nararanasan nating hirap. Ako po si Super DM at nagiiwan ako sa inyo ng kasabihan na kung mahirap ang walang kita, mas mahirap ang hindi nakakakita.